may naniniwala na ang simbahan ay hindi lamang kanlungan ng mga mananampalataya sa Diyos, kundi pati na rin ang mga ligaw na kaluluwa. Kaya naman ay umuugong ang kasabihan na hindi bali nang matulog sa sementeryo, wag lang sa simbahan. Dahil sinasabi, dito raw naglalagi ang mga kaluluwang galaw. Sa isang barangay sa San Rafael, Bulacan, ipinagmamalaki ng mga residente ang kanilang simbahan na tinatawag nilang San Juan de Dios Church dahil na rin sa pinagdaanan nito. 18th century nang itayo ang simbahan ng San Rafael sa Bulacan. Maraming pinagdaanan ng mga kalamidad at mga trahedya ang bayan. Pero nananatili pa rin sa orihinal na istruktura ang simbahan. Kaya naman ay hindi rin malayo, nakakabit pa rin dito ang mga yumaong mga nilalang. Sa bungad pa lang ng simbahan ay makikita mo ang isang malaking painting na naglalarawan sa tinaguriang Battle of San Rafael. Ang madugong digmaan ay dulot ng paghihiganti ni General Anacleto Enriquez laban sa mga Kastila. Sa pamumuno ni Commander Lopez Arteaga noong November 30, 1896. Ayon sa kasaysayan, noong pinaligiran ng mga mananakop ang grupo ni Enriquez, ang mga rebelde ay umurong sa simbahan ng San Rafael. Subalit dahil sa puwersa ng mga Kastila, nasukob ang mga mandirigmang Pinoy. Upang iligaw ang mga Kastila na umahabol sa mga katipunero, ay nagtago sila sa mga bahay at mga tindahan. Tinitira ng kanyon mga pintuan ng mga bahay na kinilang pinagtataguan. Sinasaksak ng walang awa ang mga tao na nakikita, kahit ang mga babae at mga batang walang kamuwang-muwang. Ang mismong simbahan ay ginawang impakan ng mga patay na katipunero. May isang kwarto pa na ginawang pasilidad ng mga Kastila kung saan doon nila tinotorture ang mga nadadakip nila. Ang pagpuksa ay walang pinili. Daan-daang katao ang namatay. Ang mga dugo ay bumalot sa mga dingding ng simbahan. Ang gobernador ng bayan ay nag-utos na ipalibing ang mga nasawi sa tabi ng simbahan. Ang mga naturang mga mantsa ng dugo sa simbahan ay sinasabing mga dugo ng mga nasawi roon. Sinuri ng mga eksperto ang sinasabing mga mantsa upang ito ay mapatunayan na totoo nga talaga ang mga pangyayari. Ang digmaan sa San Rafael ay sinasabing inspirasyon ng isang revolusyon na pinangunahan ni Gregorio del Pilar. Ang labi sa mga nasawi sa digmaan ay nakalibing pa rin sa tabi ng simbahan. Marahil ang mga kaluluwa ay naghahanap ng katarungan sa walang saisay na pagpatay sa daang-daang mga kababaihan at mga walang muwang na kabataan na nadamay sa labanan. Ayon pa sa mga saksi, maririnig sa loob ng simbahan ang mga umol at iyak ng mga di umano'y kaluluwa. May isa pang ang pagkakataon na nagpapakita ang isang white lady ng San Rafael. Nagpapakita ito na madalas sa loob ng kumbento. Ayon sa isang miyembro ng Knights of the Altar, ang naturang white lady
ay nakitang pumasok sa isang silid ng kumbento. At ayon sa saksi, ito ay may suot na puti, ngunit walang mukha. Mayroon ding isang madre na may suot na kulay itim na nagdadasal. Mayroon din silang nakikitang babae na naglalakad na may nakakabit na kadena sa paa. Ito ay ang mga ilan lamang na halimbawa sa mga nakakatakot na pangyayari. Hanggang ngayon, ang misteryo sa simbahan ng San Rafael sa Bulacan na San Juan de Dios Church ay marami pa rin mga katanungan na hindi pa rin masagot. Totoo ba na may mga ligaw na kaluluwa na nagpapagandam sa loob ng simbahan ng San Rafael? Totoo ba na ang mga mantsat sa dingding ng kumbento ay dugo ng mga bata at mga kababaihan na nasawi sa digmaan? Para sa inyong reaksyon at opinyon, i-comment nyo lang sa ating comment section para malaman namin. Once again, this is Ryan 20TV. Kung nag-enjoy ka sa aking video, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click ang bell button para updated ka lagi sa aking mga video. Salamat!